This morning po, we will talk about the life of Sarah. The question is, sino si Sarah? So Sarah po, oh, by the way, Sarah means my princess or noble woman. The wife of Abraham, na makikita natin sa Genesis 11:29, barren or childless. A very beautiful woman like you and like me. Di ba po? Yes! Mag-amen naman kayo dyan. De, joke lang po. And lastly, half-sister of Abraham. Kasi po, isa lang yung tatay nila, na si Terah. Sarah was mentioned in the Bible so many times. Meaning to say, yung buhay niya is very significant. And now, let's dig in her story. And these are some of the lessons na matututunan natin sa buhay po ni Sarah. Number one, from Sarai to Sarah. As I mentioned a while ago, Sarah was very beautiful, noble woman, and wealthy. Kasi nga po, asawa niya si Abraham. But the problem is, she was barren. Ibig sabihin po, childless siya. Okay? An issue of personal distress as well as cultural shame at that time. Kung ako po yung tatanungin, ramdam ko yung pain ni Sarah na meron siya. Yung agony na meron siya. You know what po? 8 months po bago dumating si baby Amorin sa amin. Pero imagine the pain na meron si Sarah. Years and decades bago po siya nagkaroon ng anak. So, but God is so good. God changed Sarah's destiny from Sarai to Sarah. That created a huge impact in the history. So, in Genesis chapter 17, verses 15 to 16, it says, God also said to Abraham, "As for Sarai, your wife, you're no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. I will bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of peoples will come from her." And this is the fact. She was the only woman in the Bible whose name was changed by God. Amen? Her name was changed because she was destined to play an important role, to become the mother of all nations. Imagine from barrenness at magiging siyang mother of all nations. At you know what? It was the results of God's promise to Abraham. Kaya nga po nang sinabi ni Pastor Mark, kapag si Lord binago niya yung pangalan mo, magbabago ang destiny mo. Amen. Share ko lang po ha. I am an introvert person. I love being alone. Mas masaya ako pag ako mag-isa. At sobrang takot ako sa crowds. Pero ngayon po, nasa inyo ako, nasa harapan niyo po ako at nagsishare ako ng Word of God. At meron pa po, meron pang struggle sa akin na I have speech defect, I am bulol, mabilis ako magsalita, nakakain ko yung words ko. Pero ngayon, kahit pa paano po, nagagawa ko pong mag-share ng Word of God sa inyong harapan. At dahil po yon sa kabutihan ni Lord. Sabi ko nga po sa leader ko dati, si RB Lay, sabi ko, vessel lang naman ako ni Lord. Sabi ko, ito yung struggle ko. Pero sabi niya, gagamitin ka ni Lord. Kaya ngayon po, naniniwala ako na patuloy na babaguhin ni Lord yung destiny niya para sa akin. Kung kaya niyang gawin sa akin, kaya rin gawin sa inyo ni Lord. Amen po ba? Amen. Second po, the good news. Sa Genesis chapter 17 po, at that time, sinabi po ni Lord kay Abraham na babaguhin na yung pangalan ni Sarah. So from Sarai to Sarah. But in chapter 18, hindi kaya nagtaka si Sarah na baka yun na yung tawag sa kanya. From Sarai tapos naging Sarah. Siguro at the back of her mind, bakit kaya nabago yung pangalan ko? Ano kaya yung purpose? Ano kaya yung dahilan? So, ito po yung sagot. The good news. Sabi niya, Sarah will have a son. Di ba nga, yung problem, childless siya. At kapag kayo gusto niyong makarating ng magandang balita, di ba lahat tayo excited? Wow, mayroong good news. Ano kaya yon? Pero nung narinig na ni Sarah yung good news na magkakaroon siya ng anak, pero bakit kaya ganun yung reaction niya? Tumawa siya. Ako,
manganganak pa ako. At that time po, nag-stop na siyang mag-mens. So napaka-imposible na mag-mens na siya. At the same time, 90 years old siya noong mga panahon na yon. Kaya nga po, naging ganun yung reaction niya. Ako, magkakaroon ng anak? Imposible yata yon. Pero again, in Genesis chapter 18:14, ang sabi dito ni Lord, is anything too hard for the Lord? Again, is anything too hard for the Lord? Absolutely nothing. Alam niyo po, ano man yung kalagayan mo ngayon, nahihirapan ka man, nasasaktan ka man, durog man ang puso mo, maniwala ka. God will heal you. Maniwala ka na may gagawin si Lord sa kalagitnaan mo. Amen po ba? And in number three po, oh sorry, remember, God can do anything. With Him, all things are possible. With His power is not hindered by physical limits to perform supernatural things in our lives. Again, kung may karamdaman ka man, nahihirapan ka man, maniwala ka, kaya kang pagalingin ni Lord. Amen po. And in number three, a symbol of new covenant. Balik lang po tayo sa Genesis 16. Sa Genesis 16 po, meron handmaid si Sarah na si Hagar. So, yun nga po, that time wala pa siyang anak. So, binigay niya po si Hagar kay Abraham para magkaroon sila ng anak. So, at the end po, nagkaroon ng anak si Hagar at saka si Abraham na si Ismael. Pero kahit po una nagkaroon ng anak si Hagar, you know what? God is always faithful po sa kanyang covenant. And sabi ito sa Genesis 17:19-22, then God said, "Yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him." Imagine, unang nagkaroon ng anak si Hagar, pero yung covenant ni Lord is para kay Sarah talaga. You know what? Ang sabi dito, God fulfilled his promise or covenant to Sarah, and from her son, Isaac, came countless of multitudes and nations and kings like David to Jesus Christ. Imagine, grabe no, ang tindi ng covenant ni Lord kay Sarah. I know, kung wala po si Sarah, wala po tayo ngayon. Kaya naniniwala po ako na ano man yung ating kalagayan, God will use us mightily po. And in Galatians 4:22-26 po, it says, "For it is written that Abraham had two sons." So again, una pong anak niya si Hagar, pangalawa si Isaac. "One by the slave woman and the other by the free woman. His son by the slave woman was born according to the flesh, but his son by the free woman was born as a result of divine promise. These things are being taken figuratively. The woman represents two covenants. One covenant is from Mount Sinai and bears children who are to be slaves. This is Hagar. Now, Hagar stands for Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present city of Jerusalem because she is in slavery with her children." Again, Hagar po represents bond women or Jerusalem, which now is bondage with her children. And Sarah, the pre-woman, she was a symbol of heavenly Jerusalem above. Jerusalem above is the mother of all us who are born of God, children of faith and promise. And remember this, God is always faithful to His promises. Until now, God is not answering your deepest desire, and you already waited for so long. Remember this, take more patience and have faith. Because God has perfect timing for everything. Amen po. And next, these are the attributes of Sarah as a wife and a mother. So I believe marami dito yung mga wife na, yung mga mother. Amen po. So ito po yung pinapasabi ni Lord para sa atin. Dahil mother na rin po talaga ako. Okay, sabi niya dito sa 1 Peter 3 verses 3 to 6. "Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyle and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight.
For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their husband, like Sarah. Again, sa mga nanay po na kagaya ko, sa mga asawa po na kagaya ko, kailangan po natin mag-submit sa ating mga asawa. Amen po ba? Gaano man minsan kapasaway, kasungit, yung asawa natin, still, kailangan pa rin natin mag-submit sa kanila. Amen po! Meron po bang nag-a-agree sa akin? Amen! Amen! Alright! Sabi pa niya dito sa Ephesians 5:21, submit to one another out of reverence of Christ. Okay? Again, sa mga asawa, be submissive and committed to your husband. Dapat po, teamwork lagi. Kasi imagine, ang daming sinacrifice ni Sarah para sumunod kay Abraham. So dapat ganun din naman sa mga mag-asawa. Dapat laging may teamwork. Hindi lang lagi ikaw. It's not about you eh. You know what? Sa marriage life, hindi lamang ikaw tungkol sa'yo eh. Dapat kayo lagi ang magkasama. Amen po. And most especially, dapat submissive and committed tayo kay God. Amen po. And pangalawa, as a woman of faith, in Hebrews 11:11, it says, and by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she was considered him faithful who had made the promise. At first, tumawa lang si Sarah nung nalaman niya magkakaanak na siya. But I believe, deep inside sa puso niya, naniniwala siya na kayang gawin yun ni Lord. Again, have faith. Ano man yung kalagayan mo, nahihirapan ka man ngayon, maniwala ka, kayang gawin ni Lord o kayang solusyonan ni Lord sa buhay mo. At sa ating conclusion po, gusto ko mag-pay attention kayo dito. Sa ating conclusion, Sarah played a significant role in the history. Without her, God's promise to Abraham will not be fulfilled and accomplished. That's why I encourage everyone po na maging Sarah. Yes, hindi siya perfect. Nung lumabas si Ismael, naging pangit yung trato niya kay Hagar. Nagkaroon ng jealousy, nagkaroon ng galit sa puso niya. But still, God chose her para maging mother of all nations. And again, be like Sarah. Be like Sarah to your spouse. Be like Sarah to your leader. Be like Sarah to your life group. Be like Sarah to your family. Be Sarah to our pastors. Be Sarah to our God. Baka kasi ikaw na lang pala yung kulang para ma-fulfill yung magandang destination ni Lord sa buhay mo at sa buhay nila. And again, dapat laging may teamwork. Please, I encourage everyone na maging Sarah tayo. Thank you for joining us. If you enjoyed this message, take a minute to like and share this video and page and subscribe to our YouTube channel. Also, mention your friends and loved ones. And if this ministry greatly impacted and touched you, and you would like to partner with us, you may check the following accounts on the screen. Thank you for watching and see you again on our next video.